Yun o, andito naman sa Ringa and sa Indong Tartano. So yun, please don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel, mga idol, and sa Indong Tartano. Yan, sa YouTube and sa Facebook. Today's guys, ay papunta ako ngayon sa isang farm ng isang magsasaka din. Ang kanyang farming ay about mga hayop. About baka. Yun, papunta natin, idol. Malapit na tayo sa kanyang location. So, yun. Samahan nyo ako, guys. So, let's go! You know, yan, once again, nandito na si Reyka sa isang farm dito sa may Hacienda Salamat dito, Pili Camarines. So, ngayon guys, andito ako ngayon sa farm ni Manong Bob Bañadera. So, kakapanayamin natin si Manong Bob about sa pagpa-farming sa pagbabaka. So, but before that, please don't forget to follow, subscribe, and sa comment sa aking mga video para ma-inspire naman tayo mga idol sa paggagawa ng mga video na katulad dito. So, kung interesting itong mga topic na ito sa inyo, partanim sana channel sa Facebook and sa YouTube. So, let's go! So, ngayon na araw guys, andito nga si Manong Bob, kaharap ko. Isa siyang magbabaka, kapanayamin natin. Manong Bob, please introduce yourself muna para sa ating mga tagapanood. Good morning po sa gabos na mga viewers ta and listeners. Ako pala si Bobby Bañadera sa Rung Dairy Farmers. So, nag-start ako sa pagbabaka since 2008. So, actually, before ako magbabaka, nag-apply ko sa New Zealand for dairy workers. Anong nangyari, hindi ako, nag-process ako ng mga documents ko at my age of 43 years old. But after ng pag-process ko ng documents ko, pinasis ko lahat na kailangan para makaalis ako pa New Zealand kasi nag-apply akong artificial inseminator. So, yan ang mga in-applyan ko sa New Zealand. So, ang magiging work ko duman, artificial inseminator. Tapos, naghihintay ako ng working visa ko. So, pag December, dumating yung notice na na-reject daw yung kuha namin kasi yung more than 40 years old daw na yung first batch namin na nakaalis for New Zealand, may na yung performance. So, kasi not more than 50 nung mag-apply ako, not more than 50 years old. So, at the age of 43, so nag-process ako ng mga documents ko. Lahat na kailangan nila, pig-process ko. And nung December, naghihintay na sana ako ng working visa ko from New Zealand as artificial inseminator. Ang nangyari ho, yung mga first batch namin na nakaalis, mahina daw yung performance yung more than 40 years old. So, anong nangyari, na-reject yung working visa ko. So, may notice naman sa amin na yung mga ipaprocess na lang daw, yung mas mababa sa 40 years old. So, na-reject ako kasi 43 na ako nung time na yon. So, anong nangyari, nagka-interest pa rin ako sa dairy. Di ako nawala ng pag-asa na mag-dairy farming. So, anong nangyari, yung baka ng New Zealand, dinala dito sa Pilipinas. So, nag-member ako sa isang cooperative, yung Philly Dairy Development Cooperative, nag-member ako. So, naka-qualified ako sa assessment nila na pwede ako mag-alaga ng baka. At the same time, kasi graduate naman ako animal husbandry graduate. Tapos, nung naka-member ako sa cooperatives, nabigyan akong tatlong ulo. So, 3 heads. So, ang cost noon, yung landing cost noon na kailangan bayaran ko is 145,000 ang isa. So, hindi naman kas ang bayad namin noon. So, babayaran namin yun ng isang pag nanganak yun ng babae, pabubuntusin rin namin at yun ang ibabayad namin doon. So, magaan yung proseso. And at the same time, nung mga anak na yung dumating sa akin na imported na baka, nagmi-milking na ako. So, nag-start ako sa pag-milking, ning hand milking lang. So, mano-mano lang yung milking ko. At the same time, habang ko, nahirapan ako kasi yung tatlo kong head ay meron 20 liters, may 15 liters. So, talagang mahirap mag-hand milking. Okay. So, nag-umpisa ako mag-produce ng milking machine. So, ako yung kato. Tapos pala, lahat na anak kong nag-aaral nung college, pig-train ko sila na magtulong sa akin kasi sabi ko, di ko ito kakayanin na mag-isa. So, yung anak kong isang nag-aaral sa Mariners, pig-train kong mag-milking. So, bago siya pumasok sa eskulahan, mag-milking siya. O, at the early of 4 a.m., dapat gising na sila. To prepare the
sa milking parlor. So, tig-train ko yung isa kong anak. Na tapos, bago siya pumasok ng eskwela, siya ang magagatas. Okay. And ako naman, pag nakagatas na siya, maghahatid ako ng eskwela ko sa CBSUE, sa parokyal. Kasama ko na yung gatas, i-deliver ko sa processing plant sa CBSUE. Yun ang daily routine ko. Kaya, nag-enjoy ako kasi pag umaga, nagkukulik yung milk yung anak ko. At yung isa kong anak, nagkukuha ng roughage. Kasi, apat yung college ko nung time na yon. Yung isang anak kong nagkaklaseng nursing, nasa Babuyan siya naka-duty. So before mag-aral siya, magpasok siya sa USI ng nursing, nag-aayos siya ng baboy. So siya nagpapakain, naglilinis. At yung pangalawa ko, nagagatas, nag-aaral sa Mariners. At yung Ateneo ko, siya na nagwawasing masin ng mga damit namin. At yung panapat ko na nagbe-bed, nagkukuha na siya ng pagkain ng mga baka. So collection of forages para sa feeding ko. Kasi usually ang practices ko noon, cut and carry. Kasi ang area ko noon, maliit naman lang. So, pag early in the morning, pag after milking, pigtatali-tali ko lang dito sa 1.5 area kung kuan. So, nagigreasing sila. And pag 9 o'clock, pinapasok ko na yun kasi nakakuha na kami ng damo. So, pigpo-forage cutter ko na yun. So, bumili ako ng forage chopper. Para naman, dati nung una, talagang pigmamano-mano ko yun. So, mahirap ko chop, natural na chop yung itak, tapos yung kamay ko, marami na akong sugat. So, nag-ipon na naman ako, base sa, kasi kumikita naman ako sa gatas. So, nagpagawa ako ng chopper, forage chopper. Yung parang, gatas mo mano, saan mo dinadala? Actually, yung gatas ko, no, doon sa processing plant sa CBSUE, sa Bicol Federation of Dairy Cooperative Processing Plant at CBSUE Campus. So, daily, nagdadala ako doon ng gatas. So, ibig sabihin, mga idol, yung gatas niya is meron ng binabagsakan agad? Yes. So, doon na pinaprocess kasi usually yung planta, meron silang mga project na milking feeding. So, isa ako sa nagsusupply ng raw materials. So, sa processing. At the same time, marami na bagay yung mga bumibili doon. So, marami nang kuya. Kasi part naman nila yung processing and marketing. So, kami as dairy farmers, producer lang kami. So, once na nakaproduce kami, dadali namin sa planta for processing and marketing na. So, sa kanila na yun ang trabaho. But ang pinaka main function me is to produce a raw materials. Raw pressed milk. So daily, nagmi-milk ako morning and afternoon, tapos deliver ko sa planta. So yan ang daily routine ko noon. So mag-deliver. Kaya maganda lang sa dairy industry, sana-sana kung kuan. Kasi sa dairy, daily ang income. So yan ang pinaka-the best sana. So sa dairy, daily ang income. So papakainin mo siya ng damo, yung roughages, tapos may kunti concentrate. Pagkahapon magmi-milking ka na naman. So may gatas ka. So ang conversion from roughages to milk, madali yun eh. Pag may dairy ka. So kaya ganyan nag-enjoy ako noon. No, pag sinabing milking, buntis yan sa hindi, may gatas? Yes, actually no, na-start akong milking pag nanganak. Ah, okay. So pag start ng mga anak, yung colostrum, minimilk ko yung for sa guya lang. Okay. So purely pinapainom ko yung sa guya. So pigtitrain ko yung guya na mag-inom sila sa planggana. So they ang goya, umpisan nung pinanganak siya, di siya nakakadidi sa ina niya. So kinokollect ko yung colostrum from the mother cow, tapos pinapainom ko siya, pinitrain ko siya na mag-inom sa planggana ng itong colostrum. Kasi basically, ang colostrum, yan ang pinaka-importante, mainom kang bagong iugbon. So lahat na colostrum, pig-pressure ko yung pagdain na obos, tapos pag mapainom naman ako, pig-kukain ko maligam-gam na tubig. Parang pinukain ko siya para mainom niya kasi di naman nag-iinom yung guya ng malamig na. Kasi para di masira, nilalagay ko sa freezer yung tira. Okay. Pero usually, pag umaga, pag nakakulik ako niya, kasi usually kung minsan mga 10 liters yan na, well, so dahil man kayang ubusun. So usually mga 2 liters lang yan pag umaga, 2 liters pag kahapon. So pig-preserve ko yun. Na, in case kasi may mga cases kasi na may nanganak ako na baka na mahina yung pressed milk na nakuproduce ko. So at least mayroon akong substitution na na-preserve na hindi sila talagang siguradong bastante ang mainom nilang gatas. Kasi mayroon naman ako mga baka na nag-20 liters per day. So mayroon na 10 liters lang, mayroon 15 liters per day na na-produce ko. So pag itong marami na colostrum, pig-preserve ko kasi usually pag nagpabuntis ako ng baka no, sunudan 'yan para yung delivery ko sa planta marami. Marami. So usually mga 40 liters per day ang dinideliver ko. Kagto, 40 liters? 40 liters per day. Per day. Oh, pira yung pinapainom ko na sa guya at sa tatlo lang na
naguyo sa tatlong inahin. So sa 40 liters, ilan ang kita mo doon? Actually, ang kuha sa akin noon, garo 45 yata o 50 pesos per liter. So yun na yun ang kinukuha ka sa akin sa planta. So actually, kaya gani, yung panaraw, kasi usually sa planta naman, ang payment sa akin weekly, every Saturday, mapirol kami. So Monday to Saturday, si deliver lang nag-deliver. Pag Saturday, mapirol na yan. So doon na bang pera. So kaya ako naman, ang ginagawa ko noon para with... kasi usually pag wala ako naman 1,000, di makakapasok ang mga bata. Kasi yung isa nasa USI, nasa Ateneo, nasa Mariners, nasa USI. So kailangan ng pamasahe allowance. Apat yan na college. Sabay-sabay yan nung nagde-dairy ako mano. Kaya talagang nag-i-enjoy ako kasi nakikita ko na sa dairy, daily ang income. So kasi yung kaya doon ako kumukuha yung pan-araw-araw nilang allowance. Pag Saturday nga yan, makulik ako kayo usually. Nung may time no na nagpo 40,000 ang iman ko sa gatas lang. So may 10,000 ang per week. So kain-kain ng so mayroon na ako ng kasi mayroon ako isang farm workers na pigsasaludan ko na istiin. Nakukuha ko na yung para bang yung self-liquidating, yung pagde-dairy ko, yung pansweldo ko sa tao ko at yung pambili ko ng concentrate tapos yung kuya yung gasoline and other expenses nakukuha ko na. So maganda dahil self-liquidating na. So yun ang maganda sa dairy sana. Kaya lang nung time na yung anak ko na makatarapos, yung apat ko nakatarapos na, yung isa ko registered nurse na pumasok na sa Bureau of Fire. yung isa ko nakatapos na sa Mariners. Yun pina-training ko ng artificial insemination sa Los Baños. Ang nangyari, nagka-interest sa dairy. So nung magka-interest sa dairy, pina-apply ko sa, nag-apply siya. So nag-work muna siyang 2 years sa Saudi. Sa, kuha na, sa farm worker. So nagtsaga siya. After 2 years niya, umuwi siya. Nag-apply siya sa New Zealand. So doon nag-start. So kaya yung anak kong, pig-train ko na magagatas daily. Kasi bago siya magpasok sa Mariners, ang trabaho niya magatas. So parang nag-enjoy na siya sa work niya. Yung tinapusan niya sa Mariners ng college, dahil niya nagamit. So after college niya, gusto mo mag-training ng artificial insemination. Bakit daddy? Kung gusto mo para additional knowledge and skills. Bakit? Ilan ba yung daddy? Sabi ko, isang buwan sa Los Baños ko magti-training. Libre yun, sagot ng Philippine Carabao Center. Nagusto siya. So pag-uwi niya dito, nagka-interest. So ang pinapraktisan niya dito, yung mga baka ko. So lahat na baka ko, siya na nagbubuntis. Siya pinapraktisan niya artificial insemination. Siya na nag-EI. So madali kasi kasi pag nakita niyang hit, automatic. Kasi pag uwi niya, may darana silang EI gun and EI tank. So kumpletong pagkatapos siya ng training, may daldala na siyang gamit. So doon mo nagka-interest yung anak ko. Kaya umpisa noon, wala naman akong, yung mga anak kong maliliit pa kasi high school pa yun. Kaya more than from 2008 to 2020 yata ako nagdi-dairy. So ngayon na lang ako naghinto mag-dairy kasi wala na yung mga katulong kong anak ko. Ah, okay. Kasi hindi ko na kaya. Tapos meron pang cases kaya ako isa sa mga consequences na nakuha ako sa dairy. Maganda sana ang dairy. Yung, kasi ang problema dito sa amin, ako usually ako, maliit lang ang area ko. So dumami yung baka ko. Nag-pasture development pala ako. So ang mga sa pasture development pala, so nagtanim ako ng patchong from Thailand variety yan. Tapos ning yung pagpapakain para patchong yung napier yan na variety from Thailand. So